Hello everyone, mayroon naman po tayong God's Word for today. Ngunit bago yan, kung hindi ka pa nakapag-subscribe, ay nanyayahan po kita ngayon ng mag-subscribe. Pindutin lamang po ang subscribe button at ang notification bell para lagi po kayong ma-update sa aking mga bagong upload. Salamat po ng marami sa inyo. Na yung teksto ngayon mga kapatid na ating pag-uusapan ay nandito po sa 1 Corinto 15:58. Ang sabi, kaya nga mga minamahal kong kapatid, magpakatatag kayo at huwag matinag. Maging masipag kayo sa paglilingkod sa Panginoon dahil alam ninyong hindi masasayang ang inyong paghihirap para sa Kanya. Now ang ating topic na pag-uusapan, bakit dapat tayong maging masipag sa paglilingkod sa Diyos? Mayroon po tayong tatlong rason. Ang una, dahil alam natin kung sino ang ating pinaglilingkuran. Ang Diyos natin mga kapatid ay ang Creator of all things. Diyos ng lahat ng talino, tagumpay, ng resources. Siya ay dakila, makapangyarihan, walang makakatalo sa Kanya, King of kings and Lord of lords. Mga kapatid, si Lord ang switch ng lahat. Hindi siya pwedeng banggain o kontrahin. Lahat ng kumukutya sa Kanya, lahat ng kumukontra sa Kanya, lahat ng ayaw sa Kanya, lahat ng walang takot sa Kanya ay maari niya lang tawanan. Ang buhay ng tao pwede niyang i-off agad-agad kung gusto niya. Lahat ng bagay na nasa sayo at ipinagmamalaki mo ay pwede niyang kunin sa isang iglap lang. Ang ulap na puno ng ulan ay pwede niyang ibuhos sa buong mundo nang walang tigil, na babaha at magkakaroon ng matinding kalamidad sa buong mundo. Ang hangin pwede niyang i-switch off para wala ng supply. Ang lindol pwede niyang hindi patigilin. Ang bagyo pwede niyang hindi patigilin. Now, ano ang pwede mong idahilan para magpakabisi sa mundo? Para sabihin, Lord, wala po akong time sa iyo. Marami akong ginagawa, may inaasikaso ako, may binabantayan ako, may inaalagaan akong negosyo, promotion. Kapatid, God controls everything. Ang pinapangarap mo, lahat ay pwedeng ibigay basta sumang-ayon ito sa Kanyang kalooban at ang mabigyan siya ng papuri at pasasalamat. Kaya kung alam mo ang Diyos na pinaglilingkuran mo, sigurado mas lalo ka pang magpapakasipag sa paglilingkod sa Kanya. Sinasabi sa ating teksto, kaya nga mga minamahal kong kapatid, magpakatatag kayo at huwag matinag. Maging masipag kayo sa paglilingkod sa Panginoon dahil alam ninyong hindi masasayang ang inyong paghihirap para sa Kanya. So bakit dapat tayong maging masipag sa paglilingkod sa Diyos? Unang rason, dahil alam natin kung sino ang ating pinaglilingkuran. Pangalawa, dahil siya ang tunay nating kailangan. Halimbawa, wala kang makain, gusto kang bumili ng bigas. Paano kung walang tindahan na nais pabilihin ka? May sakit ka at nais mo ng operasyon sa lalong madaling panahon. Paano kung walang hospital at doktor ang tatanggap sa'yo? Gusto mong pumunta sa ibang bansa? Paano kung walang airplane ang magpapasakay sa'yo? Graduate ka, nakapasa ka, nag-a-apply ka. Paano kung walang business establishment ang gustong kumuha sa'yo? Brothers and sisters, our God, powerful God, is the God of universe, the God of all creatures, and He controls anything and everything according to His will. Kahit anong sikap mo, pangarap mo, ambisyon mo, gusto mong maging, kung ilalayo naman ito ng Diyos sa'yo, ayaw namang ibigay ni Lord sa'yo, wala kang magagawa. Dapat kang matauhan, dapat kang mamulat, dapat mabuksan ang iyong mga mata pangunawa na si Lord, the Creator and powerful God ang tunay mong kailangan. Sa Kanya ka magpakasipag, huwag mong ipagpalit ang kasipagan mo sa Panginoon sa ibang bagay na hindi naman si Lord yan, hindi naman Diyos yan. Iwanan mo lang din yan balang araw at haharap ka sa paghuhukom. Gusto mong mabuhay sa mundong may hangganan, pero ayaw mong mamuhay sa mundong pang walang hanggan. Pero kung sasabihin mong, Pastor, gusto kong mamuhay at mabuhay sa mundong pang walang hanggan, pues, patunayan mo, magpakasipag ka sa paglilingkod sa Panginoon, bunga ng tunay na pananampalataya at
kaligtasang ibinigay ni Lord sa iyo. Bakit dapat tayong maging masipag sa paglilingkod sa Diyos? Pangalawa, dahil siya ang tunay nating kailangan. Pangatlo, dahil may pangako at aasahan tayong hindi masasayang ang ating paghihirap para sa Kanya. Sabi po sa ating teksto, kaya nga mga minamahal kong kapatid, magpakatatag kayo at huwag matinag. Maging masipag kayo sa paglilingkod sa Panginoon. Bakit? Dahil alam ninyong hindi masasayang ang inyong paghihirap para sa Kanya. Salita ng Diyos yan, kapatid. Ang sabi ng iba, napakahirap daw maglingkod sa Diyos. Kaya walang magtatagumpay pag ganyan. Meaning, hindi pala totoo ang mga nakasulat. Gagawa pala ang Diyos ng utos sa atin na wala naman palang makakagawa. Pag dumating sa iyo, mga kapatid, yung frustration, mga bagay na gusto mong makita sa tao, lalo na sa church or sa members, pero hindi natin nakita, alam mo, may madidevelop sa mind natin na negative. Discouragement, panghihina sa Diyos. Panghihina sa paglilingkod. Pag may nakita tayong naghihirap, nasasaktan, matagal na sa Panginoon, pero hindi lumalago, walang pagbabago, naiisip nating hindi siguro totoo ang Bible, hindi siguro totoo si Lord, wala sigurong Diyos. At yan naman ang paborito na statement ng mga atheist. Maraming nabubuong kaisipan na kahit anong ministry, kahit anong mission, kahit anong vision, strategy, wala pa rin mangyayari dyan. Balik pa rin yan sa dati. Mga lesson, mga pagtuturo, napagdaanan ko na yan. Walang nababagong topic, kapatid, o lesson hanggat hindi ka rin nababago. Kasi iyan ang kailangan mong mga topics. Mga kapatid, lahat ng ating ginagawa para sa Diyos, pagsisipag sa Diyos, ay puntos ito sa Diyos. May halaga ito sa Panginoon. Maaring ikaw lang ang hindi nagpapahalaga, pero sa mata ng Diyos, hindi nasasayang ang ating paghihirap sa Kanya. Maaring ang iba nagsasabi, hindi ako dadalo kasi kami lang naman lagi. Wala namang bago, konti pa rin kami. Sila na lang doon at hindi naman talaga ako nabibless. Malamang hindi ito punto sa iyo, kapatid. Malamang isa lang itong pag-aaksaya ng oras para sa iyo. Pero sa mata ng Diyos, ito ay napakalaking bagay at hindi sayang at nasasayang ang pagsusumikap sa paglilingkod. Baka nga ikaw ang mas maraming sinayang, binaliwala, na pagsisisihan mo sa huli. Sinasabi po sa Roma 12, 11 at 12, magpakasipag kayo at huwag maging tamad. Buong puso kayong maglingkod sa Panginoon. Magala kayo dahil sa inyong pag-asa. Kita mo, kapatid? Dapat ikagalak ang pag-asa. Magtiyaga kayo sa inyong kapighatian at palaging manalangin. E paano kung panalangin pa lang, wala nang tiyaga? Diba? So, anong sabi po sa 1 Corinto 15:58? Kaya nga, mga minamahal kong kapatid, magpakatatag kayo at huwag matinag. Maging masipag kayo sa paglilingkod sa Panginoon. Dahil alam ninyong hindi masasayang ang inyong paghihirap para sa Kanya. So bakit dapat tayong maging masipag sa paglilingkod sa Diyos? Pangatlo, dahil may pangako at aasahan tayong hindi masasayang ang ating paghihirap para sa Kanya. Ang ating application, mga kapatid, huwag maging tamad sa paglilingkod. Magpakasipag tayo sa paglilingkod sa ating Diyos. Pangalawa, ipakita natin si Lord ang mas kailangan natin sa ating buhay. Kaya sisipagan pa natin ang paglilingkod. Number 3, mamuhay tayong may katapatan at malawak na pagkaunawa kung sino ang ating pinaglilingkuran at patunayang siya ang ating first priority. Naway mayroon po kayong natutunan sa ating napag-usapan. Salamat po sa inyong walang sawang panonood, pakikinig. Pagpalain po kayo ng ating Diyos at magkita-kita naman po tayo para sa aking mga susunod na video. Salamat po. God bless everyone.